payo ko po, hanggat may pain bolus, huwag po muna kayong maglalagay no, kasi napakahapdi. Okay, napakahapdi. Pag magaling na, ay nakikita nyo na talagang ano na siya, nag-heal na siya. Heal na ma-absorb siya, okay? Pag sinabi nyo yung absorption, okay, hintayin nyo matuyo. Yun yun, hintayin nyo siyang matuyo. What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Ayan, nagbabalik po ako ito at patuloy na magbibigay sa inyo ng tips and then aral, okay, sa aking mga sinasabi. So ngayon po guys, ano nakaraang video ko po is sinabi ko po kung paano ako nagka-pimples and then kung paano po siya gumaling sa Katchalis. So ngayon naman po, sasabihin ko po sa inyo guys kung ano po ang nakapagpalaitin ng aking post-pimple mark. So true po ito, true. Totoo, wala po itong halong biro. Kaya kung kayo po ay interesado and then kung kayo po ay masugit yung taga-subaybay, so dyan lang po kayo guys and then wag po kayong aalis, okay? Okay guys, kayo po ba ay mayroong post-pimple marks, okay, na ayaw mag-lighten? Matagal bago mag-lighten, so ganun. Kasi ako dati guys, nung ako yung nagka-pimples, napakatagal niyang mag-lighten, hindi ko alam kung bakit. Pag ako nagka-peglat, hindi talaga nawawala. Nagla-lighten siya pero nandun pa rin yung makikita mo talaga, visible pa rin siya. Guys, bago po makalimutan, kung kayo po ay bago sa aking channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe and then i-click naman po ang bell button para po updated po tayo sa mga next kong video. So, iba po kasi hindi hinihit yung bell button. Pero, please lang napakihit nyo yung bell button. So, importante po yun sa nagbablog. Okay? Tara, importante talaga. So, promise, importante siya. So, ito nga guys, mag-start na tayo. Nabanggit ko po dun sa mga unang video ko na ako po ay dating facial therapist. So, dun ko lang nalaman at dun ko napagtanto na ang balat pala natin ay may natural healing process. Ayun. Kung po tayo ay may pimples and then kung tayo ay may sugat. So, po siya siyang gagaling. Kasi may healing process nga, process po yung ating balat. So, ganun din po sa mga post-pimple marks, okay, or scars. Once itong gumaling yung sugat nyo or yung pimples, mag-lighten din siya kasi kusang nagbabalat po yung balat natin. Okay, ganun po siya. At meron naman po guys na balat, okay, merong balat na imbis na ginagamot mo siya, okay, imbis na ginagamitan mo siya ng mga product na pampalighten, so hindi po siya gagaling, lalo siyang iitim kasi merong balat na sensitive na ganun. Kaya yung ibang ginagawa na lang, inahayaan na lang mag-lighten ng kusa, kaso matagal. Matagal guys, lalo na yung balat natin, okay? Ay, lalo na yung balat natin. Lalo na tayo ay medyo may edad na. Mahihirapan na talagang magbalat. Okay guys, no offense, but true. Ganun po talaga. Pansinin nyo guys, ang bata, okay, ang bata. Kapag siya ay nagkasugat, okay, pag siya ay nagkasugat, napakadali niyang gumaling at napakadaling mag-lighten. So, napakabilis pong magbalat nung balat ng bata. Kasi nga guys, diba, kapag tayo ay bata ba, yung fibroblast po natin is mabilis siyang mag-produce ng collagen. Ayan. So, kapag medyo may edad ka na, okay, bumabagal po yun, bumabagal yung pag-produce po ng collagen, kaya po tayo ay, mabilis na tumatanda. Kaya nga yung iba, nagpapaturok pa noon, okay, nagpapa-inject pa, para lang maging firm yung balat. Diba? Kasi kapag guys ang collagen fiber mo is bumaba, okay? May tendency na yung elastin fiber mo is bababa din kasi yung balat natin is lalawlaw. So yun, magka-partner po yung dalawa na yun. Okay guys, okay, highlight lang, medyo na kwento lang ng konti. Okay guys, medyo pagpasensyahan niyo na po yung akin boses and then yung akin look ngayon because I'm not feeling well. Ayan, medyo may sipon ako, may sinat din. Kaya medyo malamlam ang aking mata. So ganyan po ang mata ko pag may ako may nararamdaman. Parang kusa siyang pumipikit, ayun. Diba? By the way guys, ito ang tanong ko guys sa inyo, gusto nyo bang makatipid? And then, hindi ba kayo hiyang dun sa mga product na ginagamit nyo, okay? So, may solution guys dyan, okay? So, ako guys, ang nakapagpalighten ng pimples ko dati is yung lemon. Ayan, lemon. Una, kalamansi ang gamit ko. May napakahapdi sa mukha. Kahit na magaling na yung pimples ko, nahahapdian ako kasi nga, ewan ko, sobrang asim siguro nun, di ba? Hindi ko alam kung ano meron sa kalamansi. So, ito nga guys, ayan. Na-discover ko yung lemon. Ayan, lemon. Speaking of lemon guys, meron ako niyan talaga. Kasi nga, tumaba ako dati. Ayan, ay tumulo pa. Tumaba ako dati yan. Ayan din na nakapagpapayat sa akin.
Hintayin nyo guys yung aking vlog about sa aking weight loss journey. Malapit na siyang matapos. Wow, malapit na matapos. So yan guys, meron ako i-stack laging lemon. Yan. Dinalagay ko rin sa mukha. Okay? Kasi may pailan-ilang pimples ako na ano na tumutubo and then gumagaling. So, kailangan natin gamutin. Siyempre, para mag-lighten. So, yun guys, lemon. Lemon na katapat. Nabili ko lang to, itong dalawa. 50 dalawa. Ayan, medyo mahal kasi siya ngayon. Kaya, pasensyahan nyo na ang presyo ngayon kasi quarantine pandemic, diba? Pero guys, okay na yun. Mura na yun. Kasi iano nyo naman siya i-slice nyo lang siya guys ng ganito. Ayan, diba? Guys, ano naman po ang kapartner nito na sabon? Diba, nakuwento ko sa inyo is yung kojic acid. Ayan, kojic acid and then Dove. Ayan, yan ang gamit ko. Pero ito guys, mamay tuturo ko sa inyo kung paano ilagay sa mukha. Mahilig din kasi kung gumamit ng coconut oil yung mga home remedies na tinatawag. Okay, kaya siya home remedies. Yan niya, walang chemical. Puro, okay, natural. Yan, kaya home remedies na tawag sa kanila. So, yun guys, bakit nga pala kapalitin ito ng balat? Kasi ito guys, is merong acid. Okay, rich in vitamin C ang ano ang lemon. Okay, pag rich in vitamin C, tandaan nyo guys, is ano siya, nakapokus siya sa lightening. Okay, sabi ko nga sa inyo is, kapag may vitamin C, ano, nagbabalat yun. Okay, once na nagbalat ang ating balat, magla-lighten yun. Kaya yun, yun yung ingredients or yun yung kung ano, tag ito, vitamins na meron siya, vitamin C. Yan. So, paano naman guys ang paggamit nito, okay? Yan nga, meron ako in-slice. Ito, in-slice ko. So, ibaba ko muna ito, ha. In-slice ko, and then, squeeze nyo lang siya. Yan, ganyan, squeeze nyo lang. Ay, saan ba ako nakatingin na yan, squeeze? Ngayon, after nito, demo pa more. And after nito, guys, merong bulak, okay? Hindi ko guys, iyaano sa aking mukha. Ayan. Nakita nyo, sinausaw ko. May sinausaw ko. So, alamabaw, ito yung mukha nyo. Ayan. Lather nyo lang siya, guys, ng pag-alagay. Yan. Ganyan. Until na ma-absorb siya, okay? Pag sinabi nyo yung absorption, okay, hintayin nyo matuyo. Yun. Hintayin nyo siyang matuyo. Tapos, i-leave nyo lang siya guys ng at least 30 minutes. Okay? Huwag kayong mag-leave ng ganito sa mukha. Lalo na't ang lemon ng overnight. So, gamitin nyo siya bago kayo maligo. Okay? Para naman, kapag nakababat na siya sa mukha, diretso ligo na kayo. Okay? Kung medyo na ano kayo sa amoy, di ba? Ganyan. 30 minutes. At least 30 minutes. Okay? Pansinin nyo guys, pag kayo nagpahid niyan, bitawan ko muna. Pag kayo nagpahid niyan, mga 1 week, makita niya nagbabalat yung balat niya. Natural na pagbabalat, guys, na hindi dahil dun sa mga rejuvenating product, diba? At hindi dahil dun sa mga retinoic acid, mga ganyan. So, wag ganun. Kasi, napaka-harmful po dun sa balat natin yung mga ganang product. So, ito lang, ganito lang tayo. Mga home remedies muna po tayo, guys. So, yun, guys, na-demo ko na sa inyo. Half day lang talaga, okay? Half day lang talaga siya. Lalo yung pimples yung ispagaling pa lang, okay? Bago-bago pa lang gumagaling. Pero, payo ko po, hanggat may pimples, wag po muna kayo maglalagay, no? Kasi napaka-half day. Okay, napaka-half day. Pag magaling na, yung nakikita nyo na talagang, ano na siya, nag-heal na siya. Okay, wala na talagang nakikita kang sugat, ganun. So, for disclaimer lang guys, ito po'y effective sa akin. Okay, matagal ko na siyang ginagamit. Napatunayan ko sa sarili ko na effective sa akin. So, hindi ko lang guys alam po effective sa inyo. Okay, pwede kayong mag-try kasi yan naman ay naturals. Wala siyang halong chemical. So, kung hindi po ma-effect sa inyo, depende na lang po sa balat natin yun. Okay, may kanya-kanya tayong ano, may kanya-kanya tayong natural healing process ngayon balat natin. Diba? So, ano po guys, ang pwede pa natin gawin? Okay. Pwede po kayong pumunta sa dermatologist. Ayan, mga professional dermatologist natin. Magtanong po kayo doon kung paano, kung medyo sensitive ang balat natin. Ayan, yun ang mas maganda natin gawin. So, yun guys, abangan nyo po yung mga next video ko, okay? Abangan nyo po yung mga next video ko na ipapakita ko doon kung ano po yung mga ginagamit ko. Kasi ito, nakakapag-palighten ng post-pimple mites ko. So, meron pa akong other na ginagamit na sa skin ko na iba-vlog ko, guys. So, yun. Hintayin nyo po yun. Okay? Kung hindi kayo makapaghantay,
okay, okay lang sa akin guys, hindi kayo makapaghanda. So yun guys, sana po may natutunan kayo. Sana po may natutunan kayo guys. And then sana yung manatili lang po kayong nakasubaybay. Ayan, kung gusto niyo po yung ating mga topic araw-araw. Then guys, don't forget to subscribe. And then click the notification bell. Ayan, lagi nating sinasabi yan. Pero sana ay magawa natin. Okay guys, God bless po sa inyo. And then thanks for watching guys. Bye-bye.